The best. Okay. Serap. Ayan mga kabaronski, magkikilaw po tayo ng dulong. Unang process natin ay huhugasan muna natin sa suka. Ang gagamitin nating suka ay ang sukang dato puti. Ayun. Maganda sa kinilaw ang dato puti. Ayun. Pagkatapos nating hugasan ay maglalagay ulit tayo ng suka ulit. Pagkatapos po ay haluin natin para mag-mix yung suka sa isdang dulong. Ayun. Ayun, pinatulo muna natin at pinatuyo ang dulong para pag naglagay tayo ng mga sangkap ay maihahalo nating mabuti ang mga sangkap na kakailanganin natin. Ayun nga po pala, meron tayong hiniwang luya na dinikdik. Ayun, carrots, sibuyas at hiniwa yan ng pinong-pino para maihahalo natin ng mabuti sa dulong. At meron din naman tayong sili, yun magic sarap, at paminta at kalamansi. Ayun ang mga sangkap ng kinilaw na dulong. Ayun mga kabaronski, yung sili ay hihiwain natin ng pino-pino para maihalo natin sa ating kinilaw na dulong, at saka hihiwain din natin yung kalamansi. Ayun mga kabaronski, ihahalo na natin ang ating mga sangkap. Uunahin natin ang luya. Yun, pinong-pinong luya po yan. Para masarap ang ating kinilaw. Kasunod po ay ang sibuyas. Hiniwa rin yan ng pinong-pino. Hiniwa ng pagkalit-liit. Tapos ganun din po yung carrots. Yan, hiniwa rin yan ng pagkalit-liit. Para maganda ang mixing natin mamaya sa ating kinilaw na dulong. Ayun. Ayun mga kabaronski, hahaluin na natin ang ating mga sangkap na inilagay sa dulong. Ayan. Hahaluin natin ng maayos para maganda ang mixing ng ating mga sangkap na inilagay. Okay, Tam. Maganda nang yung kulay ng ating kinilaw. Ayun, kahit hindi pa tapos yan, ay talagang mapapatakam kayo sa sarap. Ayun. Ayun mga kabaronski, maglagay po tayo ng asin. Pampalasa. Ayun. Kaya mamaya-maya lang at pag na-mix na natin yan ay maglalagay din naman tayo ng asukal. Ayun, haluin mo ulit natin ito para maganda ang mixing ng ating kinilaw. Talaga namang gaganahan tayo nito mamaya pag natikman natin. Ganito ang sekreto ng masarap na kinilaw. Kinilaw na dulong. Ayun mga kabaronski, bago natin makalimutan, ilagay po natin ang hiniwang pagkaliit-liit na sili. Ayun. Yan po ang sekreto ng ating kinilaw. Kailangan merong pampainit sa katawan. Ayun. At ihahalo na natin. Tapos ay maglagay po tayo ng pamintang powder. Ayun. Pinong-pinong paminta. Lahat po yan ay pinong-pino. Para lasap na lasap ang sarap. Sa mga gustong matuto ay sundan nyo lang po ang guidelines natin kung paano ginagawa.
Ayan, maglalagay po tayo ng magic syrup, pampalasa. Suwabe. At saka, mga kabaronski, kailangan meron tayong ilalagay na asukal. Yun. Para mag-mix ang alat at saka matamis at saka maasim. Yun. Panghuli natin gagawin mamaya ay maglalagay tayo ng suka. At yun na nga po, hahaluin natin ulit ito para ang mga sangkap na inilagay natin ay maganda ang paghalo, ang mixing, para mamaya ang lasa ay saktong-sakto sa tinatawag na kinilaw. Ayun. Talagang mabusisi ang pagtrabaho nito. Kaya kailangan nating magtiyaga para ang kalabasan ay sobrang sarap. At yun na nga po mga kabaronski, maglalagay na ulit tayo ng suka. Yun ang huling suka na ilalagay natin para makumpleto na po ang ating kinilaw na dulong. Ayun. Hahaluin po natin ulit ng maayos. Haluin natin ng haluin hanggat sa makuha ang timpla ng ating kinilaw. Ayun, nakikita nyo naman kung paano ginagawa. Ayun, mamaya titikman natin. At bago pala natin makalimutan, ilagay natin ang katas ng kalamansi, pampatanggal ng lansa at pampabango ng kinilaw. Ayun. At haluin natin ulit para mag-mix ang katas ng kalamansi. Ayun. Yung piniga nating kalamansi ay siyang magbibigay buhay sa ating kinilaw na dulong. Ayun, tikman na natin ang ating kinilaw. The best. Okay. Sarap.